Pagsamba sa Diyos-Diyosa. Tayo po, inaakusahan natin isang pangalit ng Panginoon dahil sa kanyang pagsamba doon sa mga rebulto. At sinasabi natin sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosa. Totoo po yun. Labag po sa kautusan ng Diyos ang pagsamba sa mga rebulto. Pero sa Biblia po, hindi po nalilimitahan sa pagsamba sa mga rebulto ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasama, itinuturing ng Diyos na ikaw ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan kung ikaw ay mananatili sa mga bagay na makikita natin dyan sa monitor. Huwag kayo nanatili doon sa mga bagay ng mundong ito. Kaya nga, sabi niya po sa Pablo, kung tayo muling binuhay, doon na tayo sa mga bagay na nasa itaas at yung huwag yung mga bagay na iniendorso ng mundong ito. Katunayan, lahat ng mga binanggit na yan, mga endorse ng mundo eh. At hindi ka magtatagumpay sa mundong ito kung hindi ka sasama doon sa kanilang mga gawi at sa kanilang mga paraan ng pamumuhay. Walang minundaryo na hindi nagkasala ng fornications. Walang minundaryo na hindi marumi. Okay, mga politiko nga natin, sobrang dami na pinag-uusapan sa buong mundo paano sila nagnakaw. No? Walang milyonaryo na na hindi nasasama kung ano man yung mga pamumuhay sa mundong ito. At ito po ng banal na kasulatan. Yung mga karumihan, sakop yun ng pamumuhay ng mundong ito. Kaya nga, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito at namubuhay ka sa Diyos, mahati yung iyong paglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo at ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Piliin mo yung tunay na gusto mong Panginoon, yung mundo ba o ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa mismo ating Panginoong Jesucristo rin ang nasabi, aanhin mong kamtin ang buong mundo kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. So, mahalaga sa Diyos ang iyong kaluluwa, mahalaga sa Diyos na ang iyong kaluluwa ay nakatuon doon sa mga bagay na nasa itaas. So, tuloy pa lang natin pagbasa, sabi po ng banal na kasulatan sa Colossians chapter 3 verse 6 to 7, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. For which things sakes cometh the wrath of God upon the sons of disobedience, wherein ye also once walked when you live in these things. Alam niyo naman, sabi niya po sa Pablo, dito sa verse 6 and 7, sabi, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak natin. Pagsuway. Alam naman natin, kapag tayo pasaway, galit ang Diyos sa atin. Doon dumarating yung kanyang kagalitan. Doon dumarating ang kanyang poot. Kapag tayo ay tayo ay nagkakasala laban sa kanya. Kaya nga, di ba si Isaiah sinabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, tumatalikod ang Diyos. Kapag nakakita siya ng kasalanan ginagawa ng tao, hindi niya kayang tignan. Kaya nga, siya ay tumatalikod. Galit ang Diyos sa taong gumagawa ng kasalanan. Okay? Hindi niya kayang tignan ang tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang imahe na itong tao ito na nasa kanyang image ay gumagawa ng kasalanan. Kaya kasabi niya, alam niyo naman, yung mga taong masaway, doon dumarating ang kagalitan ng Diyos. Ang sabi niya, inyong ring nilakaran ng una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Alam niyo naman yun eh. Doon, dati kayo nabubuhay sa bagay na ito, alam niyo naman, dati galit sa inyo ang Diyos. Kaya nga, tayo ay inalis na ng Diyos doon at muli tayong binuhay, hindi na dapat tayo mabubuhay pa sa bagay niyo. So verse 8 and 9, ganito po ang ating mababasa sa ating monitor. But now do ye also put them away. Kanina may mga binanggit na dapat nating alisin yung fornication, di ba? Yung kakikapit, karumihan, masamang pita, masamang ngasa, at kasakiman.
No, pinaalis niya po sa Pablo sa mga taga-Kolosas. Sabi niya, idagdag niyo pang alisin ito. No? Hindi lang yung karumihan ang aalisin ninyo, hindi lang yung pakikiapid, hindi lang yung masasamang pita, hindi lang yung masasamang pagnanasa, hindi lamang yung kasakiman. Isama na ninyo itong alisin. Ang sabi, but now do you also put them all away. Ano yun? Anger, wrath, malice, railing, shameful speaking out of your mouth. Ang sabi, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his doings. So makikita natin, sa ating illustration, pinaalis yung idolatria na fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness. Sabi niya sa Pablo, isama niyo na rin, alisin niyo yung kagalitan. No, alisin niyo na rin ito. Alisin niyo yung galit sa inyong mga dibdib. No? Alisin niyo yung kapukutan. Okay, yung wrath. Alisin niyo yung malisya, yung panghihinala. Okay? Sa Tagalog po, napalagay dapat malisya, no? Pero sa Tagalog, nangalagay, panghihinala. Mapanghinala ka. Okay? At sabi po, alisin rin natin ang railing. Sa Tagalog yun ay panunungayaw. Ay, panunungayaw, medyo malalim-lalim na salita. No? Medyo may kasama itong panlalakit at pang-aaba at pagmumura sa ating mga kapwa. No? Panunungayaw. No? Yan yun po yung pag nagagalit tayo eh. Hindi natin mapigilan. Sintabi po sa mga bata. No? Hindi natin mapigilan. Hey ka! Diba? No? Pag nagagalit tayo, sinasabihan natin yung kapwa natin, tao, hayop ka. Iniisip ko tuloy pag nagagalit ang aso, ano kaya sinasabi sa anak niya? Tao ka!